Nabisto ng National Bureau of Investigation, NBI, ang pagbebenta ng nitrous oxide o yung laughing gas kung tawagin sa isang bar sa Pasay City. Naakto ang panggumagamit ng laughing gas ang ilang customer, kabilang ilang dayuhan. May unang balita si Nico Wahe. Matapos ang isang buwang surveillance, sinalakay ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division ang bar. Pagpasok sa loob, naaktuhan ng ilang customer na lahat ay mga Vietnamese national na gumagamit ng lobo. Ang nasa loob ng lobo, isang uri ng volatile substance na tinatawag na nitrous oxide o laughing gas. Usually kasi itong nitrous oxide na to ay ginagamit sa mga clinic, sa tulad ng ng dental clinics bilang pampamanhid sa mga minor surgeries. Pero dito sa establishment na to, ginagawa siya as recreational drug. Isa sa mga epekto nito, palaging masaya at tumatawa ang mga nakalalanghap. Nadiskubre rin ng NBI ang 6 na tangke ng nitrous oxide na ginagamit pang refill sa mga lobo. Nagtataka rin kami bakit umaabot siya dito sa mga establishment na ganito. Kasi yung mga ganitong tangke, iilan lang yung mga supplier ng nitrous oxide dito sa Pilipinas. And may mga pangalan naman na tayo ng corporation kung sino yung mga nagbebenta. Ayon sa mga helper ng bar na naaresto, ay hindi nila alam na illegal ang bentahan ng nitrous oxide dito. Pero kung titingnan ang menu ng kanilang bar, lantaran na binibenta ang nitrous oxide, yung S13 at S14 na parang may bilog, ay indikasyon na ito yung binibentang nitrous oxide. Actually, I don't know, sir. I don't know that's illegal. Because this is, they sell in the public market. Anila, 25,000 pesos ang kada tangke ng nitrous oxide. Kaya 4,500 pesos kada 10 piraso, binibenta ang mga lobo na may laman nito. I don't know, this illegal. Sa paghalughog ng NBI sa lugar, may nakitang isang tila party drug na nakalagay sa isang sachet. Alamin pa kung ito isang uri ng ecstasy. Ayon naman sa barangay, hindi nila alam na may nag-ooperate na ganitong uri ng bar sa kanilang lugar. Bagaman may ipinakitang business permit, wala itong pirma. Sir, hindi po namin alam na ganito yung aktibidades nila. Kasi may permit po sila galing munisipyo dati. Bago kumuha ng business permit, dumadaan muna ng barangay. Ito ang unang balita ni Kuwahe para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.